year that you're glad you did not fall in? Parang kasi yung mga in-advice kasi sa amin, finalo na kami. Parang ang isa kasi sa mga nag-advice namin, sa totoo lang, for example, is Sir Monty ng Mary's. Nung papasok pa lang kami sa TPN Entertainment noon, ang isa sa mga talagang tinanungan namin is si Sir Monty. And talagang sabi niya, go! Sabi niya, lalo nang narinig niya si Sir Perry Latsinan, which is sobrang laking pangalan din sa industry. So sabi niya lang, go, dyan kayo, tama yun, gumawa siya. So, feel ko dun sa question po na yun, parang wala kasing nag-advise sa akin, hindi namin sinunod. Ito. Hindi niyo sinunod na, buti na lang hindi niyo sinunod. Lahat sinunod niya. Oo, parang sinunod na namin talaga eh, kasi yun po yung mas sinunod po. Pero ano po yun, pinapag-usapan na lang po muna namin. Oo, pinapag-usapan na lang. Nag-winaway po namin yung pros and cons. Well, your last question is, paano nagbago ang dynamic as a group to each other? Paano nagbago? From 10 years ago. Siguro po ngayon mas parang mas pro o mas professional. And mas siguro mas matanda na rin talaga kami mas sa priorities. Hindi na yes po, parang ganun. Parang, tsaka siyempre, dami na rin namin mga responsibilities sa mga personal life namin. So, parang ngayon, hindi na talaga ito. Parang dati kasi enjoy lang. Ngayon, parang talagang, tara, gawin na natin ito. Gawin natin ito. Tsaka yung ano po siguro, yung time management namin. Dati kasi, parang pupunta po sa bahay namin, tuktok. Tapos, minsan madaling araw. Ang aabutin ng madaling araw, tapos kumakain lang kami. Ngayon, pag makikita-kita po kami, literal na tuktok. Alam, may gawin tayo ng mga video. So, tsaka yun, may fun pa rin naman pong mga biraan. Ang ibig sabihin, mas maliwanag pa sa inyo na kapag final say siya yun. Kapag final say arrangement siya yun. Pag sa say po kasi parang voting ano kami eh. Lagi. Opo. Democracy. Lagi po kami yun sa lahat. Opo. Lagi kami yun. Tapos ang tiebreaker namin usually, pagka 2 versus 2, si Sir Perry yung tiebreaker namin. Ang alaga ng manager. Opo. Yun. Opo. Salamat. Hello. Okay, the last time that we talked to you, medyo binigyan mo kami ng public na you've been creating more songs. How far along are we in terms of releasing those songs that you mentioned? Na-release na namin yung isa actually last meron na po kami mga na-release past few months and this year siguro marami pa kaming mare-release na mga songs na dapat abangan. Naka-timeline naman. Throughout the year. Siguro mga 2 to 3 songs pa or kung kaya. Within 12 months. Opo. Kanina medyo nag-hit din yung Cornerstone Management na parang they wanted you to also have some sort of an international career, international flavor so that you'd be able to probably perform in other countries. Natatakot ba kayo about that perception? Ako naman po parang personally, hindi naman ako natatakot. For challenge? Siguro yun po. Challenge, syempre, kasi ibang crowd, ibang, ano ba yun, iba pa rin yung ibang crowd. So, medyo, ano pa kami nun, hindi pa kami sanay sa international market. Pero, gusto namin pasukin yun, syempre. Kaya, excited din kami at the same time. What do you think, skill-wise, you lack? Like, isa-isa kayo lang. Ano sa tingin niyo yung kailangan niyo pang pag-aralan? Ako po siguro, ako feeling ko po yung ano, yung paggawa pa ng mga songs siguro na mas mas maraming fundamental, maraming mga kasi may maraming mga ganun. Yun po siguro yung nilalak ko yun. Masyado ako po personally is masyado akong feelings dominated pag tumago o ganun po ako. So,
So, ang feeling kong nilalako is yung technical, yung mga dapat na formula, yung dapat may ganun dito, baka sobra yung dito, part na to, yun po, sa akin. Ako po siguro yung communication skills ko sa tao yun. So, kasi hindi ko po kayang ma-express ng maigi yung sarili ko. Kasi mahihiyain po ako yun. Hindi lang halata. So, yun po siguro sa lalo na pag nag-ibang bansa or ano. Yeah. So, yun po. Time management. Yes. Kasi, ayan, Nabibisi tayo ngayon eh, kaya more on time management and communication na rin. Nabibisi po kasi siya sa akin. Pero yan, mostly time management. At syempre, as a musician, you always want to get better. Yeah. You always want to improve. Kaya, improve my singing, improve my bass playing, and more mga technical stuff, like recording, and all that. Para rin makatulong sa... Siguro po ano, communication skills ko. Kasi may iPhone. Thank you. Napansin niyo naman po. Pero how do you plan to like solve that? Tulungin siya. Parang pareho kayo. Magkapatid po kasi kami nila. Usap na lang tayo. siguro po ako na nakikita ko po baka mapalabas pa sila lalo sa bahay nila. exposure sa mas maraming tao. Or maybe like a personality development workshop with them. Dato magagaling kami yung speech class. College tayo. Pero wala po. I think Cornerstone can help you. Yes. Thank you so much. Thank you, boss. Thank you, boss. First tanong po is, how's your social media presence ngayon? May bag management? Mas maging active ba kayo sa social media, TikTok or YouTube? Ano yung mga plano niyo? Ngayon po actually, mas more on nag-hire na kami ng mga social media managers namin. Ngayon, pumapasok na kami sa TikTok. Meron kami mga TikTok posts and... Humulong ka? Yeah, siguro mas magiging aggressive kami sa social media namin. Lalo na ngayon na meron kaming team na behind na talagang gumagawa ng mga ganun for us. Lalo mo ngayon siyempre na mayroon pa kaming Cornerstone, mayroon kaming PPL. Kaya grabe, sobrang feeling ko mas papalakasin talaga namin yung social media. Tsaka in the first place, that's where we started. Yeah, oo. Kaya, ano lang, tuloy-tuloy lang. Yun na. Masa naman, if ever bigyan na kayo ng opportunity for acting, game niyo ba kayo? Ako po, game ako. Ako, game ako. Kahit mamakay lang ako isang beses, okay na ako. Uno? Oo. Pakita lang ako, kapatid ni Bandol. Huwag lang po gawin kami Teletubbies. Ay, more on ano. Hindi, ang pangarap ko talaga more on nasa mga action na ano. Tapos mababaril ako. Gusto ko talaga. Gusto ko mabaril eh. Pero hindi na rin ako. Last question nila. Kinonsider niya rin bang gumawa ng English songs para meron international market? Actually, meron po kami mga English songs noon pa po. And more on siguro ngayon, yung mga ginagawa kasi namin, medyo hindi namin naiisip mag-English songs. Pero knowing na yun nga, merong international market na nag-aantay. Siyempre, gusto din namin gumawa ng mga English songs. Lalo ngayon. Kasi may, yung mga dati namin, ano yun, nakabangko na. So, feeling ko mga bagong songs. Pero ano, contrary to that, okay na po yung English songs for us. Pero syempre, dahil nga, like, yung mga ibang artists ngayon, sumisikap naman internationally with Tagalog. Eh. Example ngayon, yung Bini, yung lakas-lakas, diba? Yeah. It's Tagalog.
So, parang, I think, same goal nga naman po na we have to make a song Tagalog or Presento. Or Taglish, pwede rin. Taglish, pwede rin. Pwede rin Konyo. International. Pwede rin Konyo. Yeah, bro, you know. Yeah. You know. Hello po. Good evening. Good evening po. May question po is for Steve. Charot lang. Para makikita tayo. Kaya hindi na ba magkaalam? Pwede sumagot. Gusto na sumagot. Hindi. Siguro po ang question ko. In general, kahit kami po sino. So, in your 10 years po na pagkasama po, pwede mo share po ng major challenges na encounter po na mag-Zoom. Siguro yung, para sa akin personally po, ang major challenge talaga na pinagdaanan namin is yung pandemic. Yun po kasi talaga yung sobrang hindi namin inaasahan. And nung nagkaroon ng pandemic, that was, feeling ko parang yun yung isa sa mga pinakamainit namin na panahon, tapos biglang nag-pandemic. So parang hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi ang parang pinaka-workflow talaga namin is every week, pupunta kami sa bahay nila, sa Cavite, to just make content. And nung nag-pandemic, hindi namin pwede gawin yun kasi may ano, may yung stock. May mga hard car, di ba? Hindi kami makapag-drive papuntang taga-Antipolo. Taga-Antipolo siya. Nung time na yun, taga-Antipolo ako siya din. So, hirap kaming pumunta sa Cavite. So, ang nangyari, yung contents namin, tumigil. So, yun yung isa talaga sa pinaka-major siguro. Feeling ko kahit sila, kahit sa inyo, yun talaga ang pinaka-major naming challenge na nangyari na. So, parang naman, na-survive naman. Yung namin, na-break bigla. Tapos parang, nung una, actually, parang, kung ano nung una, parang ano namin napahinga, sa wakas makapagpahinga na tayo kasi tagal namin ginagawa. Tapos eventually nung tumagal yung pandemic, parang 2 years na, parang 2 years. Kaya, wala ka na. Ito lang din sa pagkakas. BG Films. At least nagpasa na. At nagpasa na. Paano nung ginagawa? And lumagin na, nasa Corners of Paper na kayo. And then next naman po, sir, na may talks po ba looking forward po kayo na possibly po yung mga songs na gagawin ninyo maging theme song po ng mga teleserye and then movie kasi yun po yung parang na-rewind, di ba, sila mas tumigat po dahil dun sa pagiging oh, song. Siyempre, may talks po ba? That's always sobra. Actually, meron po kaming mga ilang songs na nagamit sa yung isa sa film, yung, kung alam niyo po yung ang mga batang pause. Oh. Yun, yung gusto kong lumipad, meron po kami binagawa sa amin yun ni Sir Jonathan. Yeah. Tama, parang may isang composer sila, tapos kami yung nag-interpret ng mismong song. Tapos meron din kaming song naman, nakinta naman ni KZ. Yung Miss KZ Tandiyan. Yung title ng song, title rin po. Yung Bagong Umaga, kung alam niyo po yung Bagong Umaga, yun po yung isa sa songs na nagamit sa teleserye pa yun. Teleserye. Ay, oo nga, nabili ang intro. Sa Dibala, yung Dibala talaga sa open na open po kami. Thank you, congratulations. Thank you, bro. Hi, Marco. Tanong ko lang. Well, for 10 years, di ba, ano na kayo, build na yung grupo ninyo. So, sa 10 years na yun, nagkaroon ba ng pagkakataon na, halimbawa, si drummer, si Steven, gusto naman niya mag-guitar, gusto naman, kasi ano naman, gusto niya mag-drums, or kasi naman, gusto niya mag-kumata. Actually, meron po kaming ganung version ng Agsunta po. Agsuntok po yung pangalan na yun. Ikaw yung drums to do, tapos ikaw yung gitara. Nag-bass. Ako nag-gitara. Ikaw mo makakanta ako. May ganun. May ganun. Sinabihan na po namin. Ako. Parang huwag niyo nalang mong pakinggan. Kaya po ang sunod. Pero nag-stick pa rin ako. Ako. Pero may ganun po kami yung version. Pag-lasing siya. Pag ano ako niya siya. Next naman na question. Doon sa lahat ng mga naging covers niyo, ano yung mga naging pinaka-favorite niyo doon na kanta? And doon sa lahat naman din ng mga originals nyo, ano yung pinaka, kumbaga, ilalatag nyo talaga na yun yung pinaka-favorite? Siguro ako po sa covers, ang pinaka talagang
nag-strike sa akin din yung cover namin po ng Mundo. Yun po, parang sobrang ano dun. Parang para sa akin, sobrang heartfelt ng pagkakagawa din namin doon. Tapos sa originals po, so far ngayon, ang pinaka-favorite ko talaga. Dahil sobrang ratrakan ng dulo niya. Yung kung di na ako po. Yun po yung favorite ko. Ngayon, kasi may iba-iba yung favorite ko. O, minsan-minsan. Iba po. Ako po kasi yung ano eh, syempre yung nadarang. Nadarang sa covers kasi I mean, bukod sa yun yung doon talaga yung sa originals, syempre yung favorito ko ano doon. Sa huling pagkita. If ano, kasi iba eh, iba yung bigat nila doon sa song. Saan po sa covers, bakit part 2 by Mayonis? Kasi idol ko namin, well ako idol ko Mayonis. Tapos sa original... May drum solo ka dun, di ba? Tapos sa originals po, ano, press kami ni Josh sa Rick Patito. Kasi masarap po na. I think paborito namin yan kasi medyo swak yan. Paborito namin ginagawa namin dun. Ako po, yung cover po, ano din, Mundo. Tapos sa original ko yung latest namin, yung Ikaw. Okay, thank you, Yula. Thank you. Thank you. We're down to our last three questions. If we have more, done. Alright, thank you so much to our press. Thank you, thank you, folks. And thank you. Can we have closing words? Sige, isa po tayo. Thank you po sa lahat ng nag-effort pumunta po dito. Thank you po, Cornerstone, BPL, sa inyo pong lahat, sa Axon Tech po, sa team po namin, yun, sa inyo pong lahat, sana po wala akong nakalimutan, so yun. Yeah. Thank you po. Yun nga po, syempre, thank you, Cornerstone, for believing in us and accepting us in your family. We're excited to work with you and have more success with you guys and sabay-sabay tayong paakyat, hopefully. And yun, thank you syempre sa mga team namin, sa inyo po, sa media that took time of your day to be with us. And thank you po for our team, ang Zoom team, sa SockMed namin, and sa mga nanonood sa live namin ngayon. Thank you very much for taking time for us. Ayun po, thank you po, Cornerstone, PBN, sa press po, sa atmosfera po, thank you po, sa media, ayun po, ay sa ano, social media, ayun po. Thank you po. Siyempre, all in all, gusto lang po salamat. Una sa lahat sa manager namin, si Sir Perry, BPL Entertainment, and siyempre sa bagong pamilya na pumukup-kup sa amin ngayon, kay Sir Erickson, kay Sir Jeff, sa Cornerstone family, maraming salamat po sa opportunity na to. And talagang gagalingan namin. Makakaasa po kayo, talagang gagalingan namin. Tatapatan namin yung lahat ng kaya niyong gawin. Sana, sa abot na namin, ng aming makakaya, tatapatan namin yan. Yung hard work, yung sipag. And syempre gusto namin po salamat sa inyong lahat po na nandito ngayon sa press and sa team namin, at Zoom team, and kay Bailey, sa team ng Cornerstone, maraming salamat po. And syempre sa atmosfera. Maraming salamat po sa inyo for taking time for Aksunta. Maraming salamat po. Okay. Siyempre, kay Lord. Maraming salamat kay Lord dahil nandito kami ngayon. Thank you. Thank you so much, Jai, Miguel, Josh.